Nag-umpisa nga itong chapter 1043 sa scene kung saan natapos ang last chapter. Kung maaalala nyo ay nagsabayan nga ng atake itong sila Luffy at Kaido. Pero dahil nga sa nanggulo itong boss ng CP0, eh hindi nga natuloy itong atake ni Luffy. Bagkos eh tinamaan nga siya ni Kaido ng solid. Bali ngayon nga eh nakita na natin yung naging resulta ng atake na to ni Kaido. Nakita nga natin na nanumbalik na into base form itong si Luffy. At kung maaalala nyo nga sa last chapter na halos nanlulumo nga itong mukha ni Kaido dahil sa panggugulo nitong CP0 boss, eh ngayon nga eh nakita nating galit na galit itong si Kaido sa boss ng CP0. Tinanong nga niya ito kung alam daw ba niya yung ginagawa niya. Hanggang sa bigla na ngang inatake ni Kaido itong boss ng CP0. Sa sobrang lakas nga ng hampas ni Kaido ay nakita nating nabutas itong rooftop. Sa kabilang banda naman ay nakita nga natin sa isang panel itong si Kawamatsu. Nag-aalala nga siya sa kalagayan ng mga kapwa niya samurai. Hanggang sa inutos na nga ni Kawamatsu sa mga kasamahan niya na lisanin na nga daw itong kastilyo ni Kaido. Dahil sa wala nga daw silang magiging honor kung sakali mang mamatay daw sila ng buhay sa nag-aapoy na lugar na to. Pero bago pa nga makaalis itong sila Kawamatsu, bigla ngang may umatake sa kanila mula sa rooftop. At ito na pala si Kaido. Nakita nga natin na nag-transform into dragon form itong si Kaido. At bumaba na mula sa rooftop. Gulat na gulat naman itong mga samurai dahil sa nagtataka nga sila kung bakit bumaba na itong si Kaido. Tapos na ba yung laban niya kay Luffy? Hanggang sa sinabi na nga ni Kaido na patay na daw si Luffy. At kung sino man daw ang willing na labanan siya, lapitan nga lang daw siya. At panigurado, lalabanan niya nga daw ito. Nung marinig nga ito ng mga kaalyansa ni Kaido, nagkasiyahan sila. Samantalang nung narinig naman ng mga kaalyansa ni Luffy itong balita ni Kaido na patay na nga daw itong si Luffy, nakita nga natin na labis yung hinagpis ng mga to. Nakita nga natin sa isang panel itong sila Eustace Kid at Trafalgar Law na hindi makapaniwala sa sinapit ni Luffy. At parehas nga nilang inadmit na wala na nga daw silang natitirang lakas pa para labanan itong si Kaido. Sa kabilang banda naman hindi nga makapaniwala itong si Nami. Sinabi nga niya na napaka-imposible nga daw na matalo o mamatay itong si Luffy. At dito isinigaw nga niya na isang malaking sinungaling nga daw itong si Kaido. Nung ma-realize nga ni Kaido na marami pa rin hindi naniniwala na patay na itong si Luffy, dito inatake nga niya ng blast breath si Nami. Pero bago pa nga yung tuluyang tumama kay Nami, nakita natin na bigla itong hinarang ni Marco the Phoenix. At sinabi na hanggat hindi pa nga daw natatapos ng tuluyan itong gera sa Onigashima, dapat daw na hindi pa rin sila sumuko. Kumbaga kahit papano minomotivate pa rin ni Marco itong mga kasamahan niya. Dahil alam naman natin na naranasan na rin ni Marco itong ganitong pakiramdam during Marineford War, nung time na siya naman ang namatayan ng captain, which is si Whitebeard. Anyway, sa sumunod na panel naman sinabi nga ni Kaido na ngayong wala na nga daw itong si Luffy, lalapag na daw itong isla ng Onigashima sa Flower Capital. Dagdag pa nga ni Kaido na itong Wano nga daw ang tingin niya lang dito isang pagawaan lang ng mga armas. Wala nga daw siyang pakialam sa mga kababaihan o mga kabataan dito. Dahil ang lahat nga daw ng nakatira sa Wano mga alipin niya lang. Kaya naman tinanong nga niya itong mga natitirang samurai na lumalaban pa kung magpapatuloy pa daw ba sila sa paikipaglaban o susuko na. Dahil kung lalaban pa nga daw sila si Kaido na ang makakaharap nila. Nung marinig nga ito ng mga samurai labis nga yung naging takot nila. Dahil sa iniisip nga rin nila yung naiwan nilang pamilya sa Wano. Kumbaga sinabi ni Kaido ito para ma-demotivate itong mga samurai at mawalan na ng pag-asa na lumaban pa. Sa sumunod na panel naman pinag-utos nga ni Kaido na dalhin daw sa harap niya si Momonosuke. Dahil hanggat nabubuhay nga daw itong si Momonosuke, still hindi pa rin daw matatapos itong gera sa Onigashima. Sa kabilang banda naman nakita nga natin sa isang panel itong sila Karot at Neko Mamushi na papunta na sa lokasyon ni Kaido. At mukhang haharapin nga nila si Kaido. Sila Eustace Kid at Trafalgar Law naman nakita nating nag-uusap. Sinabi nga ni Eustace Kid na lalaban daw siya hanggang sa huli. At hinding-hindi nga daw siya susuko kay Kaido.
Si Trafalgar Luna naman ay nakita nating nag-aalala kay Luffy. Sa sumunod na panel naman ay tumalon na nga yung scene kila Momonosuke at Yamato. Nakita nga natin na napanghihinaan na ng loob itong si Momonosuke. Sinabi nga niya kay Yamato na wala na nga daw siyang magagawa pa kay Kaido. Dahil kung si Luffy nga daw na malakas eh tinalo na ni Kaido, eh siya pa daw kaya na isang mahina lang. Sinabi nga lang ni Yamato na kailangan daw nila ni Momonosuke na lumaban hanggang sa huli. Dahil sa ganun naman daw talaga ang mga samurai, diba? Lumalaban hanggang sa huling hininga nila. Sinagot nga lang ni Momonosuke itong si Yamato na masakit daw para sa kanya na magbuwis pa yung mga kasamahan nilang samurai ng buhay. Dahil wala na nga daw point para lumaban sila. Since wala na nga daw itong si Luffy at ang tanging option na nga lang daw nila sa ngayon eh ang sumuko. Sinabi naman ni Yamato na hindi nga daw niya hahayaan yon. At isa pa eh kung susuko nga daw sila ngayon eh parehas lang yung sasapitin ng mga samurai kay Kaido. Dahil oo, wala na nga daw pang mamamatay. Pero once na sumuko nga daw sila ngayon eh mamamatay din daw ang mga samurai dahil sa gagawin silang alila ni Kaido. It's either mamamatay daw sila sa pagtatrabaho o mamamatay sa gutom. Dagdag pa nga ni Yamato na ganito rin daw yung nangyari sa paghahari ni Orochi sa Wano 20 years ago. Sumuko nga rin daw yung mga daimyo sa pagiging shogun ni Orochi. At ang naging resulta nga daw noon e pinagsisihan ng mga daimyo yung naging desisyon nila hanggang sa kamatayan nila. Kaya naman wala nga daw point kung susuko pa sila ngayon. At kung kinakailangan nga daw na mamatay silang parehas sa laban na to, e gagawin daw yon ni Yamato. Mas gugustuhin pa nga daw niyang mamatay kesa sumuko. Hanggang sa bigla na naman ngang narinig ni Momonosuke itong boses ni Zunisha. Sinabi nga niya kay Momonosuke na may naririnig daw siya. Nagtataka namang tinanong ni Momonosuke kung ano daw ba itong naririnig niya. Sinabi nga lang ni Zunisha na may naririnig daw siya na tugtog ng isang drums. Kung saan eh parang may pinapalaya nga daw na isang tao. At itong naririnig nga daw ni Zunisha na tugtog, eh huli niya pang narinig 800 years ago pa. Tinanong naman ni Momonosuke kung sino daw ba itong tinutukoy niya. Ang sinabi nga lang ni Zunisha eh si Joy Boy. Nagbalik na nga daw itong si Joy Boy. At dito eh pinakita na nga yung isang panel kung saan eh nakangiti itong si Luffy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1043. Bali ngayon ipag-usapan naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre yung scene ng CP0 boss at ni Kaido. So props dito sa CP0 boss guys ha. Dahil yes, sobrang sama nga ng ginawa niya. Dahil ang naging resulta nga nun eh yung pagkamatay ni Luffy. Pero kung titignan natin yung side ng istorya nitong CP0 boss, eh wala naman talaga siyang magagawa, di ba? Props sa kanya dahil kahit alam niya na ang kapalit ng panggugulo niya sa laban nila Luffy at Kaido eh yung sarili niyang buhay, eh ginawa pa rin niya yon alang-alang lang sa loyalty. At nakita naman natin na hindi na siya pumalagpa kay Kaido dahil sa alam nga niya mismo yung consequence ng ginawa niya. Pero sa part nga na to, eh parang may nararamdaman nga akong parang may mali. Nakita nga natin sa isang panel yung isang miyembro ng CP0. Nakita rin natin itong CP0 boss na hindi rin nagsasalita. May setup kayang gagawin dito si Oda? May dahilan kaya kung bakit to nagawa ng CP0 boss kay Luffy? Bukod sa ito yung inutos sa kanya? Dahil alam naman natin ang pinaka may alam o ang may pinaka knowledge sa Devil Fruit ni Luffy eh itong mga CP0, diba? In fact eh nalaman pa nga natin kay Husu na originally eh hawak talaga ng world government itong Gomu Gomu no Mi, which is inagaw nga lang ni Shanks kaya nawala sa world government itong Devil Fruit na to. Ginawa kaya to ng CP0 boss kay Luffy dahil sa alam niya na ito yung paraan para ma-awake yung Devil Fruit ni Luffy? Dahil medyo ad nga lang para sa akin yung nangyari sa kanya sa last chapter. Nung nabanggit nga ni X-Drake na kaya daw niya nagawa ang pagtaksilan ang world government eh dahil sa yun nga daw ang gusto niyang hustisya. At sinabi nga nitong CP0 boss na naiinggit daw siya kay X-Drake. So bakit kaya niya to nasabi? Naiinggit kaya siya dahil sa may kalayaan itong si X-Drake na pumili kung saan siya papanig? Samantalang siya na isang Cyberpol agent eh walang kalayaan? Anyway, sa part naman ng naging pag-uusap ni Yamato at Momonosuke, eh para sa akin nga na itong mga sinabi o pagmamotivate ni Yamato kay Momonosuke, eh parang may vibes nga para sa akin ng isang Straw Hat Pirates. Yes guys, dahil habang binabasa ko nga ito, eh nararamdaman ko yung presensya ng isang Straw Hat member. Dahil honestly, eh ganitong-ganito nga yung mga speech nila Nami, Robin, Chopper at iba pa, diba?
Sana nga sa pagtatapos na itong Wano Arc ay ma-fulfill ni Yamato yung totoong nais niya sa buhay. At ito nga ay yung makalabas na sa Wano at makita ang tunay na mundo. Libutin ang buong mundo kasama ang Straw Hat Pirates at maging miyembro mismo ng Straw Hat Pirates. Anyway, hindi nga ako ganong umaasa sa susunod na chapter na babalik kaagad itong si Luffy. Since parang sineset up na nga ni Oda itong susunod na chapter sa event kung saan nalabanan ni Kaido itong mga natitirang malalakas pa na kaalyansa ni Luffy. Nakita naman natin na papunta na itong sila Nekomamushi at Carrot sa kanya. At kahit wala nang ang lakas itong sila Eustas Kid at Trafalgar Law, nakita naman nating nakatayo pa rin sila. Plus si Marco the Phoenix at Yamato nga mukhang nasa good condition pa. At isa pa may isang villain pa nga na buhay pa, which is si Orochi. Maybe may isang panel lang kung saan may kita natin si Luffy. O may isang panel lang patungkol sa impormasyon sa kanya at sa possible na awakening niya. At speaking of awakening, ang naging pinaka-highlights nga o yung sabihin na nating pinaka naging maingay sa chapter na to, yung panel kung saan nakita natin itong picture ni Luffy na halos natutunaw na siya at nakangiti lang siya. Kung saan binanggit nga ni Zunisha na nagbalik na nga daw si Joy Boy. Sa part nga na to medyo napaisip lang ako. Ewan ko lang kung narinig nyo na to sa iba guys ha. Pero itong mga clue nga na ibinibigay sa atin ni Oda halos nakaturo lahat sa Gomu Gomu no Mi. Pansin nyo? Mula nga sa chapter kung saan natin nalaman na inagaw pala ni Shanks itong Gomu Gomu no Mi kay Husu noon, dito na nagumpisa ang lahat. Pinahagingan na nga tayo ni Oda sa part na to na importante nga itong Gomu Gomu no Mi. At as the story goes on nga, binigyan na naman tayo ng clue ni Oda, which is yung tinutukoy ng Gorosei na Devil Fruit, kung saan matagal na nga daw o centuries ago pa simula nung huling ma-awake ito. So nakakapagtaka lang na talaga bang awakening na ng Devil Fruit ni Luffy itong nangyayari sa kanya? O yung mismong soul ni Joy Boy nasa Gomu Gomu no Mi? Dahil kung matatandaan nyo nga yung picture ng Devil Fruit Cycle, nakita natin na once na nakain na ng isang tao ang Devil Fruit, yes, makaagain sila ng Devil Fruit powers. Pero kapag namatay naman ang user neto, lilipat nga itong soul ng Devil Fruit sa panibagong prutas. Bali paulit-ulit nga itong cycle na to. So what if kung yung soul nga netong si Joy Boy nakatago sa mismong Gomu Gomu no Mi, ito na yung rason kung bakit nagkakaganito si Luffy. Dahil sa chapter nga na to sinabi mismo ni Kaido na napatay na daw niya si Luffy. At makikita nga natin na sobrang sigurado itong si Kaido na napatay na talaga niya si Luffy. So what if napatay nga talaga ni Kaido si Luffy? Pero dahil nga sa Devil Fruit Cycle na imbis na umalis itong soul ng Gomu Gomu no Mi kay Luffy, instead sumanib ito kay Luffy. Kaya pwedeng nabanggit din siguro ni Zunisha na nagbalik na nga ulit itong si Joy Boy. Paano kung ganito nga ang nangyari? Bali this explains kung bakit gusto ring makuha ni Blackbeard yung specific na Devil Fruit, which is yung Yami Yami no Mi. Paano kung alam ni Blackbeard na nakakulong din sa Yami Yami no Mi ang soul naman ni Rox D. Sebek? At gaya ni Luffy na na-acquire itong soul ni Joy Boy, ganito rin yung gustong mangyari ni Blackbeard. Anyway, gagawa na lang natin ng separate video itong idea na to. O gagawa na lang natin ng theory video yung patungkol dito. So gaya nga ng sinabi ko sa last chapter review natin, kung sakali mang tumayo pa ulit itong si Luffy sa pagkatalo niya kay Kaido, ito na yung magiging pinakamalakas na Luffy na makakalaban ni Kaido. Since gaya nga ng nabanggit ni Silver Rayleigh, mas nagbo-bloom nga daw ang isang haki o mas lumalakas ang haki ng isang tao kapag nasa mas mahirap na yung sitwasyon niya. At itong tinutukoy nga ni Silver Rayleigh ang nararanasan ngayon ni Luffy dahil sa panandalian nga siyang namatay. I'm sure na itong muling pagbangon ni Luffy mas mahihigitan niya na si Kaido. Pero ang malaking tanong nga dito, paano naman si Kaido? Nakita na ba natin ang full power ni Kaido? Itong Kaido ba na naka-drunk mode ang pinakamalakas na Kaido? Sa tingin ko nga hindi pa. Dahil kung lalakas man si Luffy panigurado na papantayan ito ni Oda. Nang sa ganon makakakita nga tayo ng isang laban na maganda. Laban na paniguradong yayanig sa buong One Piece community. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1043. Bale, ang pinakamalungkot nga na parte sa chapter na to yung balita na break nga daw next week.
week, meaning next week pa yung susunod na chapter. Pero huwag kayong malungkot, dahil habang break nga, bibigyan ko naman kayo ng mga content na paniguradong makakapagpatanggal sa mga pagkabagot nyo. So yun lang,